Happy morning, everyone! Kumusta? Today is Tuesday, April 23, 2024. Mainit na umaga sa lahat. It's already 10 in the morning, pero sobrang init na. Grabe na yung pawis ko. Basa na yung tissue na hawak-hawak ko eh. Hi, yeah. So today, another episode naman tayo ng ating pag-reflect sa mga halaman. At the same time, magbibigay tayo ng siguro mga simple tips na naman ng propagation ng ating philodendron para dumami at the same time hindi siya masyadong humaba ng humaba kasi hindi naman siya nabibili agad. So yun ang gagawin natin kung sakaling yung mga philodendrons ninyo eh masyado nang malaki, masyado nang mahaba, yung nag-elongate na siya, ipropagate nyo na siya para makapagbigay siya ng mas magandang halaman para tsaka din maibenta nyo yung ano nyo, yung propagation ninyo. Yan, yun ang gagawin natin today. Pero may mga halaman na tayo dito na naipon. Ito yung reflex natin after natin, activity na gagawin. And, yun. So, bago ang lahat, welcome sa ating garden. This is Jing Magnus Garden. And my name is Jing. I am the garden owner. We are trying to flex or to film every day, almost every day actually, ng mga halaman na for sale natin. And also, yun nga, yung mga tips, mga paisa-isang tips lang para makatulong tayo sa mga nagsisimula pa lamang garden or sa mga baguhan pa lamang sa paghahalaman. Okay? We are located in San Francisco, Binyan, Laguna. Sa mga gusto bumili ng halaman, nasa description box natin ating Facebook page link. I-click nyo lang yan, message nyo ako, and we deliver via Lalamove. Sa mga malalapit na areas lamang po tayo makakapagpadala ng mga halaman like in Bulacan, yung mga karatig natin ng mga provinces, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, and of course, the National Capital Region, Metro Manila. Okay, so, wala na yung tissue ko, tatlong magkapatong ito, basa lahat. Habang nagpe-prepare ako kayo ng mga halaman, yung pawis ko non-stop din. Grabe, no? Grabe init. Ay, oo! Nakaano ako kahapon kasi merong dalawang news kahapon ang nakakalungkot na napanood ko. Una is yung batang namatay sa rabies. Nakakasad yun. Kaya medyo nag-panic mode ako kahapon kasi nga, hindi man panic, medyo nag-alala ako kasi alam ko naman din na yung si Hans kasi, yung anak ko, is nakalmot ni Chelsea, yung pinaka-baby namin na kuting na bagong adopt ko. Eh, wala pang vaccine yun kasi nga, magti-3-month-old pa lang siya. Pero, hindi naman kasi siya lumalabas ng bahay. Yun nga lang, nakakalaro niya yung mga big cats ko na paminsan-minsan lumalabas ng bahay. Eh, yun. Eh, the good thing naman sa amin, dito sa kami, ako tsaka si Hans, is ano, updated yung aming ano, anti-rabies na vaccination. Kaya, noong nakarang araw lang siya nakalmot, chinek ko naman, wala namang open na wound, hindi naman nag-break yung skin. Pero syempre, pag nandika praning mode ka talaga. So, tinawagan ko yung doctor niya and advice sa akin na wag masyado mag-worry kasi updated naman yung vaccine niya. Last kasi na booster niya is noong February lamang. So, pasok ba siya talaga sa banga? So, ayun, at least may peace of mind ako. Pero, yun nga, back to dun tayo sa, ano, sa batang namatay sa rabies. Grabe nakakasad no, nakakalungkot kasi masyado pang maganda sana yung buhay yung naghihintay sa batang yon. Pero dahil nga doon sa rabies na yun, eh yun, namatay siya. Hindi niya kasi sinabi sa parents niya, natakot siguro yung bata. No? And nabasa ko yung ano, yung kanyang, parang dinocument niya kung ano nangyari sa kanya. So sana maging silbing ano yun, magsilbing awareness sa lahat na rabies is not a joke. Yung mga alaga ninyo, be responsible pet owner, pabakunahan nyo talaga, and kung may mga incident man na nangyari na na-scratch yung nakagat, kahit bakunado pa yung alaga nyo, pabakunahan nyo pa rin yung mga anak nyo or family na, yun nga, na-scratch or nakagat. Ay, delikado talaga siya. Hindi kasi siya reversible. Irreversible siya eh. Hindi siya katulad ng lagnat-lagnat lang kapag nakaramdam ka na symptoms, inom ka lang biogesic, hindi ganun. Once na gumalat ang rabies, hindi na siya, there's no going back na. Isa na lang talaga pupuntahan mo. So, yun. Magpabakuna para kontra sa yan, rabies. Kasi nga, nalala ko noon, pag ganitong tag-init ang panahon, talagang dito lumalabas yung mga ano, yung may mga rabid, basta ganun. Yung mga sa amin ay ano, bangaw, mga asong bangaw, ang tawag namin dyan. Mga nangahabol talaga yun ng mga bata. Kaya hindi ko alam sa amin kung noon, nung panahon ko ba, nung bata ako is may mga vaccine na nakakapagpavaccine yung mga nakagat. Hindi, syempre bata ako, hindi man limitado naman din ang alam ko. Pero natatandaan ko, meron akong kalaro, si Pilpil.
sa mga nanonood na taga amin. Yan, sa naalala niyo si Pilpil. Ayun. Si Pilpil, mas bata siya sa akin isang taon. Yun, nawala siya ng dahil sa rabies. Hindi rin alam ni nanay niya kasi na nakaga siya ng aso. Sinabi lang sa kanya ni Pilpil nung wala, masama ng pakiramdam. So, hindi na naagapan. And, yung pangalawa pa kahapon, sobrang init ng panahon, is yun nga, yung nasunog ng mga sasakyan sa NAIA. Kita ko sa Facebook, grabe no, ang 17 cars ang nasunog. Hindi ko alam kung dala ng init ng panahon yun o nagkaroon ng problema yung sasakyan. Ano na tayo? Nawala na tayo sa topic. Naging news na ito. Yun lang, nag-break lang talaga yung heart ko doon sa batang namatay sa rabies. Kasi naalala ko yung si Pilpil nga na kalaro ko namin noon. And yun nga yung mga, ganun. Basta yun lang, maging responsible tayo ng mga nag-aalaga ng mga hayop. Pabukunahan natin para protection natin at protection natin ng mga alaga natin para magtagal yung buhay nila. Okay. So today. Tapos alam nyo ba, nagka-copy pa ako. Kape tayo, kape. Tapos ngayon din, naglalabasan yung mga ahas, ha? Gandong init ng panahon. Lumalabas na sa mga lungga nila kasi sobrang init. Kaya mag-iingat kayo. Huwag kayong pakampante sa paligid ninyo. Yan, ngayon, tag-araw. Yung rabies nga, nagiging ano yan, rampant. Kasi nga, hindi ko alam bakit pag summer talaga sila nagiging ano, active. Asya mga ahas. Takot pa naman ako sa ahas. Okay. So today, mag-propagate muna tayo bago tayo mag-flex sa mga halaman natin. Nahulog kasi to. Doon kasi to sa taas, nahulog siya. So nahulog siya, nawala na yung kanyang lupa. Ganyan na lang siya. So might as well i-propagate natin. This is Black Sun. May Black Sun akong finlection na karang araw and pinost ko today. Itong mother. Yan, cut na natin to. Mas maganda dito yata. Mas maganda dito na part. Ayan, nakita. Ayan. So, cut na natin tong part na to para mapakinabangan na natin to. Where is my cut, ha? Ayan, i-cut natin yung hindi siya. Hanap tayo na may ugat-ugat na. Para okay. Dito na lang siguro para safe. Yung may ugat na part. Kasi nag-ano na siya eh. Nag-baliko. Ano ba tago sa baliko? Tagalog pala. Basta hindi siya nag-straight. Cut natin. Yan. Medyo ano yung kanya. Ano. Baka madamage ko yung ugat, sayang. Wait nga. Saan na kita? Ayun. Ingat ako yung ugat. Baka ma-damage ko. Yun! Ay! Huwag ka mahulog. Yun. So, ito ka lang muna. Itong ang top cut natin. Alisin na natin itong dahon na ito kasi hindi naman siya nakakatulong. And yung, ito nga pala, yung mga, halba may mga halaman kayo or mga ganito, philodendron, na may mga hindi kagandahan mga dahon, mga extra baggage lang yan. Gupitin nyo, tanggalin nyo. Hindi na siya nakakatulong kasi eh. So, dagdag lang siya pabigat sa halaman. Kumbaga, nagiging hindrance siya para mag-produce ng mas magandang dahon. Kasi, nakikihati pa siya. So, ayan ang top cut natin. Ganda na para siyang tricolor, no? But this is Black Sun. Hindi ko alam kung bakit siya tinawag na Black Sun, pero kasi nung binili ko Black Sun ang kanyang ID. Wala akong makita masyadong Black Sun sa market. So, kung gusto niyo yung top cut, sabihan niyo ako. Pero for the meantime, bababa doon natin siya sa water. Wala na pala akong water. Water. Ito pa, meron pa ngayong bago. Sinisisi. Ito. Kasi, mga, pansin niyo ba mga bata ngayon? Mga bata ngayon, ang gagagaling mag-English. May mga accent. Pansin ko talaga yan. Mga bata ngayon, iba. Iba ang mga bata ngayon. With accent yung mga English nila. Hindi yung English lang natin na basic lang. Kasi, syempre, ano yung influensya ni Peppa Pig at saka yung mga sa mga Disney na ano, Peppa Pig, yung mga palabas sa mga pamatsa Disney, Junior Disney, ganyan. Cartoon Networks. Ngayon, yung mga kaedad natin, yung mga, ano bang tawag sa atin, millennials ba? Basta yung mga born ng 90s, sinisisi si Mr. Bean.
Kasi Mr. Bean walang sound. Action lang. Wala, naano ko lang. Ma-share ko lang. Nakita ko lang sa Facebook. Pag hindi kasi ano, pag alam mo yung mag-browse ka ng browse sa Facebook, ang dami mo makikita talaga sari-sari. So, ganun ang ginagawa ko sa philodendrons kapag masyado na siya nag-elongate. Ito yung isa pa. Isa, hindi ko kasi maabot yung una kong kinat eh. Ito yung isang finlex natin na nakaraan. Ito yun. Ito, black sand din ito. Ito, binibenta ko ito ng 550. Yan, 550 mother na ito. So, flex na tayo! Okay. First pot natin ay ito na lang, lecheriana. Ito din, kapag may mga runners ang tawag sa ganito, pwede nyo itong i-cut and then i-propagate nyo. Pwede naman din. Ilagay, ibabad nyo na sa water. Ito runners ang tawag sa ganito. Yung walang dahon. Tapos parang tangkay lang. Lecheriana. This is lecheriana. Ganda no. Lecheriana. This is at 350 pa lang ano nito price. Pero hindi, bawasan natin. Lecheriana, bigyan na natin ito ng 200. Sige, 230 pesos. Pwede na to. 230, lecheriana. Palta natin. Aray ko. Kasi, nung last time na finlex ko to is parang nauso si... Ay! Nanay ko nahulog si calcifolium. Na medyo nauso si ano, lecheriana. Kaya medyo mahal noon. Pero nawala na yung uso niya. 230, lecheriana. Naka-clear pot na siya. Yan. Yan. Ganun daw niyan. Nakita ko na siya doon sa dulo. Kaya, ay, pa-flex kita. Next natin, itong ating golden violin or golden bipen na tinatawag nila. Ito is 230 lang din. Yan. Ilipat nyo na sa white pot. Glad hands. Giant glad hands na ang tagal-tagal na wala pa rin siyang suhi. Wala pa rin siyang, ano, ba't ang tagal mo? O sa kahit 230 na lang din ito, glad hands, giant glad hands. Ito 200 pesos ang ating confetti. Yan, singonium confetti, milk confetti yan, milk confetti. Ayan, hindi lang masyadong lumalabas pa ang kanyang mga pink dots, pero yan ang kanyang bagong dot, 200 pesos. Ito meron tong pang saluha na ganyan. Okay, walang may gusto nito. Siguro susunod na araw, lipat ko na siya sa lupa. Kasi pwede na, oh. Ayan, kanya ugat. 420 to. Sige, bagay ko to sa inyo ng... Pwede na to sa 385 pesos. This is, ano ha, Florida Beauty. Nag-revert lang siya. And abangan natin yung bago niyang dahon. Reverted lamang. And avocado. Na may baby na. Ayan, oh, baby niya. Avocado, this is 285 pesos. Avocado, aglonema. Meron tayong ceratum. Ceratum, tanggal natin yung mga dahon na may dilaw-dilaw. Natanggalin nyo na yan kasi sayang yung energy ng halaman. Yan, ceratum, this is 200 pesos lang din. 200 yan. And, Ito, si falsifolium, 200 pesos lang din. Yan, silver falsifolium. Silver falsifolium. Puro F kasi. Ayan, 200 pesos lang din yan. Puro 200 tayo ngayon ah. Meron tayo ditong... this is... variegated burl marks. Tanggal natin yung mga dilaw-dilaw na dahon. Hindi naman sila nakatulong. Ang tawag doon ay pruning. I-prune nyo yung mga lumang dahon para tas yung mga damage kasi sayang yung energy ng halaman. Ayan, i-prune nyo sila. Ayan, ganda. This is 200 na lang din. 200 pesos. Ayan, ang kanyang variegation. Ay, bakit may ligo sa 200 ngayon? 200 pesos. Meron tayo ditong nakalimutan ko ang pangalan niya. Ipitan natin ito. Ito, ano nga ito? Yan, ito kahit 120 pesos na lang yan. And
Meron tayong... Sige, ito. Isa... Ganito. Ay! Jose Bono natin. Jose Bono. Ayan. Jose Bono, kulang lang sa araw. This is... magkano to? 5:30. Jose Bono, 5:30. And last spot natin for today's video ay ang... Giant natin na Dark Lord. Ayan. Dark Lord... Yan, super giant. Eh, ako nag-top cut nito from our giant Dark Lord. This is 495 pesos lang. 495 by giant Dark Lord ka na. Kunin nyo na to. Bago ko ibenta ng 550. Yan, kunin nyo si giant Dark Lord. Laki nyan. Malaki nun. 495 lang. Sa sunod, ibenta ko siya 550. Kaya pag ngayon pa lang kunin nyo na. Bago pang bago isip ko. Okay, so I think we're good for today's video natin. Sa mga may gusto na mga halaman na Finlex natin today, tsaka yung mga previous natin ng mga videos, pwede nyo i-screenshot, send nyo sa akin sa Messenger, and then pag-usapan natin kung paano ang delivery. And, yun, sa mga may reserve ng halaman, follow up ko lang, PM nyo ako para ma-arrange siya rin yung delivery natin, ha? Kasi, mas maganda makuha nyo ng mga halaman nyo para ma-enjoy nyo na sila kaysa magtagal pa sa akin dito. Kasi, nakikita ko naman sila araw-araw. Kunin nyo na para makapag-start na kayo, alagaan sila, mapropagate kung pwede ipropagate, mapadami. Maibenta, gusto nyo maibenta. Okay, so yun lamang. If you have any questions, just let me know. Message me or call me, PM me, text me. Nandiyan naman yung phone number ko. May mga pa-shoutouts kayo, then go ahead. May mga questions kayo pagdating sa halaman, sige, i-comment, ilagay sa ating comment section. So basta i-message nyo ako. I'm just one message away. So, yeah, kita kasi tomorrow. Enjoy your day today, pero ingat kasi sobrang init. Kahapon na sa 41 yata yung heat index namin dito sa Binyan. Grabe init dito, no? Kaya gusto kong lumipat ng Baguio o ng Tanay o ng sa pamalamig na lugar ng Tagaytay. Pero kasi dito kami sa Binyan talaga nakatira. Dito ang aming bahay. So, yun lamang. Ano lang, ingat-ingat lang. Huwag masyadong lumalabas kung di naman kailangan. If ever you need to go out, bring bottle of water and then hydrate yourself. Yan, so, kasi mahirap na ma-heat stroke. Okay, bye everyone! Ingat-ingat lahat. God bless you all. Bye-bye.